to Shandy Vlogs, and today I will share to you my filing cabinet, how to organize, and filing cabinet tour at the same time. Ito, aking filing cabinet. This is one of my favorite spot in my room. Lagi ko si Sammy. And today I will share to you. Sa nag-comment po kay JMTV sa aking vanity tour, siya yung nag-request ng room tour. Kaya lang, at this moment po talaga, ay hindi po ako makapag-room tour kasi hindi pa po tapos yung aming kwarto. Actually, under renovation po talaga yung aming bahay, portion by portion. At nauna pa lang yung makeover ng upper part, pero yung aming flooring, hindi pa medyo okay. So, nahinto yung aming renovation for this year kasi nga meron kami malaking pinagkagastusan or expenses, which is our silver wedding last January. So, yung plan namin to renovate our house is we'll resume maybe on December or early next year. So, yun po yung aming plan sa kaya. Siyempre, ipon-ipon muna at malaki yung aming nagastos during that time. So, at the same time, priority yung school ng mga bata. At marami pa naman tayong ibang other expenses. So, hindi ko po muna magawa yun. Pero promise ko po, kapag naging okay yung aming flooring, i-share ko po sa inyo. Kasi may mga area na nasira yung vinyl tiles. So, kahit talaga din mo. So, huwag ka mag-alala, i-share ko po. So, today, I will share muna my filing cabinet. Lahat naman tayo siguro sa bahay that we have areas in our home na kung saan nakalagay yung mga files, paperworks, or papers, notebooks, and etc. So, ito yung ating share for today. Ito na lang muna how I organize. Kung mahilig ka mag-organize, makaka-relate ka sa video na ito. So, join me! So, ito nga yung aking filing cabinet. And ito yung isa sa mga favorite spot ko rito sa aking room. So, ito siya. So, sige, itutour ko kayo. Isa-isahin natin. Okay. Medyo crowded siya. Kung nakikita nyo, ayan siya. Ayan. Dati kasi wala. Hindi yan ganyan ka-crowded. Kaya lang, lahat kasi ng ginamit ko sa wedding, sa silver wedding namin ng husband ko, ay dito ko nilagay. As parang remembrance, hanggang matuyo na lang siya, hanggang madumihan na lang siya, ganun. So, dito ko siya nilagay. Ayan. So, isa-isahin natin. So, dito nakalagay yung aming invitation. Ayan. DIY lang yan lahat. I was the one who yung daughter ko yung nag-edit nito, and then ako lang yung gumawa nitong packaging, and then ito rin DIY din ito, aming giveaways. Ayan, ano siya, can opener 25. Ayan. So this here is a white vase lang, supposed to be ang nandito, pero dilagay ko dito yung DIY ko rin ito. It is a, ito yung hawak ng mga abay or bridesmaids and secondary sponsors nung wedding namin. So, this is also DIY. Fresh look, pero plastic lang yan. Ayan. Gawa ko lang yan lahat. So, here, I have this vase. Akitan lang ako sa kanya. Ay, shucks. Ayan. Ito yung vase na shoes, yung kanyang design. At gustong-gusto ko siya. And ito, may isa akong covered na jar dito. Dito ko usually nilalagay candies or anything na pwede kong paglagyan. Then, here naman is isa sa mga nabili ko sa, I think nabili ko siya sa Wilcon or sa Mandaueh. And ano siya, yung aesthetic lamp na design, yung leaf, yung common aesthetic design. And here, I have my candle. Marami to.
pero minsan yung anak mapapasok sa room, kukunin nila, okay, gagamitin daw nila, okay, sige yan. So, isa na lang yung naiwan. Pinaiwan ko na yung vanilla, though medyo matamis yung smell niya. Depende naman yung sa scent na gusto mo eh. Pero yung mga masarap talaga sa ilong, yung mga tea, yung mga lavender, yun, nandun yun sa room ng anak ko. Ayan. So, ito, meron kaming initials, Randy and Sharon. Yan, here. Tapos, ito talaga yung vase lang dito. Ayan, ano to eh, made of. Nabili ko to sa Shopee. Ayan. Tapos, made of ano lang siya. Paper, and then nilagyan ko lang nito. Dried, ano yan, dried flowers mula sa mga bouquet na binibigay sa akin. And then, ito I have my, ito DIY ko lang to. Ginamit to nung dibu nung anak ko. Ako lang din ang gumawa niya. Nilagay ko yan sa cake. Kasi yung cake niya, gawa lang din namin ng husband ko. So, parang fresh flowers lang na nakatungtong doon. Pero hindi siya fresh. Mukha lang siyang fresh. So, may nabibilihan akong supplier ng mga fresh look flowers sa Divisoria. Pero, hindi talaga siya fresh. So, ayan. Remembrance nung dibu nung anak ko. Tapos, ito ay box lang to na nabili ko sa Mr. DIY. Ayan lang siya. Box lang siya. Pero, ginawa ko siyang patungan nun. Basta yan, box yan. Tapos, nahulog eh. Ayan. So, here naman is my DIY bouquet. Ayan. So, ito made of dried, combination of dried flowers and soft flowers. Ayun o. Hindi ko na i-open ha kasi baka mahirapan akong ibalik. At ribbons. Ayan. So, yung motif namin is silver since it is a silver wedding. Ayan o. Pakita ko na yung details. Ayan, nakikita niyo yung ganyan klaseng flower. Ayan, yung ganyan, no? Texture niya. Tapos ito, plastic to. Ito, dried. Tapos ito, dried din. So, combination siya. So, time will come, masisira din siya. Kasi, ang dried flowers, I think, 1 year lang yun, eh. Kaya lang, dinisplay ko muna siya. So, I bought this box. Plastic box. Ayan. Para malagay ko siya talaga. So, here naman, ay, isin muna natin ito. Ayan. Have some, usually kasi dito, wala ito dati. Wala yan. Pero, wala ito. Wala ito. Ayan. Ito lang yun sana. Kaya lang, dito ko na lang sila pinagsiksik. Kasi ayoko silang, remembrance ko nga sila. So, here naman, is a gift to sa husband ko. Ng ka-office mate niya ata. So, dito nga lang nilagay. And then, ito yung ginamit ni Randy na DIY ko rin. So, ayan, kung makita nyo, ito, putol na siya. Pero, hayaan mo na lang muna siyang ganyan. So, ibig sabihin, naluluma talaga kasi January pa to eh. So, ayan, dried flowers plus paper flowers. and another paper flowers. Then, ribbon of silver. Yan, ako lang gumawa nga yan sa likod. Yay! Nakita ang sekreto. Puro glue stick. Pero hindi mahalata. So, malaking bagay pag nag-DIY din kayo sa mga weddings kasi kakamura. Ito naman sa parent to. Yan. Principal sponsors. Ayan siya. Dalawa. Magkadoble. Ayan. Tapos ito sa mga ring bearers. Ninong and Ninang, principal sponsors and parents, ito. So, yun, ako lang talaga gumawa para power ng glue stick. Ayan. So, here naman is Randy's collection of, ano to yun, sa Caltex ba yun? Shell. Ayan. Mga cars, ayan. So, binilhan ko na lang ng cabinet kasi dati nakabox siya, nakapila dito. Naguguluhan ako. Ay, alam naman ako si organized. So, binilhan ko na lang siya ng cabinet niya na may salamin. So, hindi siya nadudumihan. Ayan. Tapos, may ng arbor doon na inaanak niya sa dulo. Kaya, wala siya magawa. Umakyat dito sa kwarto. Ayan naman yung asawa ko mabait. So, binigay na niya sa collection niya. So, ngayon, wala siyang mahanap na pampalit doon sa dulo. So, yung tinapan ko na lang. Kaya, nakaganyan yan. Yan. So, here naman,
sa upper part. Ito ano to yung scented, yung may oil. Yan. Nalagay ko lang din dyan. And then ito, maganda to. Pag nagbabasa ako sa gabi, kinukuha ko to. Minsan ito lang yung open namin sa gabi. Ang lakas ng ilaw niya. Yan. So, hindi mo makikita kasi maliwanag pa. May pa-spotlight kami. Ito, regalo yan sa amin ni Abby, yung aking daughter. Yan. Medyo tabingi pa yung bibig ko dyan. Doon tabingi talaga ako mag-smile sa mga pictures. Kaya siguro nung kinopya niya. Ito yung tinabi ko siya sa lahat ng mga drawings ni Abby sa amin. Kasi this is one of our drawing na, one of her drawing pala na first time pala siya. Parang grade 6. Ah, grade 7. So grade 7, January anniversary namin ni Papa. Ng grade 7 siya. So first timer siya mag-drawing yan. Kaya ganyan pa lang. Pero kita nyo naman, halos kamukha na rin namin. And then here is a, ano lang to? Ito mga to kasi, I worked kasi for 13 years in a production company. And it, this LVN Pictures, yan. Yeah, before mag-close yung LVN Pictures, is lagi ko siyang nare-remind sa akin of that company. Kasi it builds a lot in my professional growth. Where I am right now, or who I am right now, is because of my experiences to my boss here. So, parang, ano ko to, every time na nakikita ko to, yun lang inaalala ko. So, ayun. So, let's get inside my chini. Katumba na yung S. My filing cabinet. So, these are my filing cabinet. Pinintahan ko siya ng white, painted by white, pero originally green yung color nito. Ito yung makikita niyo sa mga offices. Offices, ganun. White ata yung, ata green ata yung color nito. Basta pinintahan ko siya ng brown before. Tapos, ginawa ko na namang white. So, ganyan siya. Medyo old na rin yung paint at need ko na rin i-retouch. Pero, medyo loaded lang yung schedule ko ngayon. Kaya, hindi ko siya ma-repaint. Ayan. So, let's get inside. Ito yung first layer. Chinin! Ayan. So, on this side, meron ako dito ang mga different old notebooks na hindi ko ma-let go. Ayan. Ito yung mga old notebooks ko. Pwede ko naman pakita, share sa inyo. Ito, documents to ng hinuhulugan sa sasakyan, syempre. Ayan. Monthly, ayan. Konti na lang. Kita mo, hindi ko na ilalagay. Konti na lang, tapos na kami. Ayan. Tapos, ito is a paper lang na ginamit sa, ito yung paper ng invitation ko na may natira pa. So I also have here my Hello Kitty memo, intermediate pad. Tapos ito yung binder, notebook binder, favorite ko to, pero hindi ko pa siya nagagamit. Ayun, ang dami niyang ano, pwedeng gawin ito, pwedeng lagyan. Hindi ko pa siya nagagamit. Yan pa, medyo luma na nga. Actually, I bought this. Alam mo, I'm a keeper talaga. Yes, I'm a keeper. So, I bought this mga nung nag-masters ako. So, that's 2012, 2013. So, teka lang. Hindi ko na siya mabalik. Okay. I have here, ito. Total Girl. Wala lang. Mga ano ito eh. Mga magazine ba? Ganyan. Actually, kay Sam to. Kaya lang, alam mo yun, kahit nung teenage niya pa. Ganyan. Pero, hindi niya naman ginalaw. Pero ako bumili kasi gusto ko rin, actually. Meron akong mga ganyan. Yan. So, lahat naman tayo may kanya-kanyang trip. So, trip ko lang. Ito. Ano ba ito? Storybook. Hindi ko alam kung bakit meron ako. Maybe, ano, I'm a collector of Hello Kitty. Hello Kitty siya, kaya tinabi ko siya.
And another, ito maganda to, fashion journal. Actually, ano, nasira na lang yan sa, ano, ayan, may mga sulat ako, pero yung iba wala. Notes, ayan, may mga ganyan siya. Ayan, sarap basahin, mga tips, ayan. So, journal lang naman siya. So, may ligdin ako mag-journal. So, here, I have, ito yung ginagamit ko sa office. This is my, Bible study notes. Ayan, pagka nagtuturo ako ng Bible study sa office, ito yung gamit ko. Ito rin, Bible study notes ko din to. Pero sa, I think this is sa D group. Ayan, sa D group yan. And then, ito is my Hello Kitty. Slam book. Ano yung slam book? Tinago ko lang. May bibilihin mo sa national. Kasi hindi naman uso slam book ngayon, di ba? If each one of us naman, there's a child inside our hearts pa rin. So, ito yon. Ito yun. Sabi ko nga kanya-kanya tayong trip. So, binili ko siya, pero wala namang nakasulat. Ako lang. Sinagutan ko siya. Yan. Ako lang sumagot. Sarili ko. Pero the rest, wala naman akong pasasagot. Ah, meron din iba. Anak ko to. O, si Abby, sinagutan niya. So, yun, slam book. Hindi na uso to ngayon, pero nakakita ako sa national, so I bought this. Pero matagal to, mga 5 years old na yan. Tapos, ito yung isa sa mga original Hello Kitty notebook ko. Ayan, ang ganda niya, may sticker. Tapos, may schedule of classes. Tapos, ito, bawas na. Ko alam kung saan ko ginamit. Pero favorite ko to. Ito yung mga pag umaattend ako ng mga seminars, ayan, may mga ganito ako. Diyan. Mga seminars, ayan yung mga notes ko, or hindi man seminars, yung mga convention, ayan, encounter, ayan, dito ko yan sinulat. So, here is another, my old, parang Bible study, note pa rin. Cute niya, oh. Made of t-shirt talaga to. Gamit ko to nung may cell group pa. Nauso pa ang cell group, ngayon kasi accountability group na siya, di ba? Ayan, oh, yung mga teachings dito kasi nasulat. Ayan, diba, ibang teachings pag kahit yung kinumpa na computer ko siya. Ayan, ipopost ko pa rin siya dito para reference ko lang in the future. Di kaya pagka may mga bago kang cell or members na gusto mong check mo lang dito ano yung magandang pwede mong i-share. Ayan. So, ito siya. May naiwan na bookmark. Ayan. So, lagay mo na natin dyan. Continue. Naubos na siya. Ayan. So, I have here a Total Girl slam book din, pero medyo, alam ko medyo pricey ito noon parang $400, $399, kaya binili ko to for Ate Sam, pero hindi naman niya nagawa, akin na lang ulit. Kasi gusto ko rin naman talaga. Yung totoo doon. Ito, this is my favorite journal notebook. Yan, I use this. Ito yung pinaka recent kong ginagamit. Bawa, atin akong seminar, notes ko. Ayan, meron siyang libreng post-it. Ayan, sa kalagay, today, important. Ayan, today, stop. To-do, stuff to do, ASAP, very important. Ayan. Tapos, dinikitan ko siya ng iba't ibang post-it addiction. Na naman, ayan. So, ayan, may mga sulat ako dyan. Ayan, mga important. Tapos, nung wedding, ito rin yung ginamit ko. Wedding. Yung mga yan. Draft ko sa entourage. Dito ko sinulat. Mga budget. Ayan. So, isa ito sa mga recent kong ginagamit. Next is my Devo. Last year, 2021, this is my Devo. Wala, nahulog na siya. Ito yung Devo notes ko. Ayan. Ibang color. Ano naman tayo. Iba
ibang ball pen. Later, I will show you my ball pen collections. Mathukom yun. Ah, Judges. Yan. Book of Judges, Book of Samuel. Yan. So, ito yung Believe You Can. Alam mo kung bakit Believe You Can? Kasi, I want to finish the whole Bible. Kaso, nagpalit na ako. Kasi, 2022 na. Alam mo yun, meron kang motivation na naman to use another new Devo notes. So, iba na naman yung notebook ko. Yan. So, next is a Total Girl school diary. Ayan. Kaya Ate Sam to eh. Pero, tinago ko. So, yung ganda niya. Tapos, yung mga hindi nasulatan. Ah, ito na nagsulat. Ayan, sulat ko yan. Mga highlighted pens. So, ako na yung gumamit. Mahal din siya, pero okay lang. Pricey rin noon. Then, I have my Candid Style Guide. Ayan. Magazine siya, pero mga outfits, ayan, accessories. And, ito naman yung aking notes. Every Sunday service. Ayan. Ito yung mga preaching ng pastors. Nag-notes ako. May dala tayong notes. Ayan, para pwede mong i-open. Pag nag-divo ka, ano nga ba yung verse na sinabi niya? So, you can open that. So, ayan. At may mga kalas-kalas na dito sa loob. Minsan kasi, alam mo yung ugali ko sa totoo. Kahit no college, ganun ako. Pag pangit yung sulat ko, yan, ba, napangitan ako sa sulat ko, i-re-write ko siya ulit, tapos pipilasin ko siyang ganyan. Uulitin ko siya. Minsan, nag-i-scratch ako, lalo na pag mabilis yung dictations, ganyan, nag-i-scratch lang ako. Tapos, uulitin ko siya pagdating sa bahay. So, feeling ko kaya may punit yun. Hindi ko nagustuhan yung sulat ko. Ganun ako ka-organized. Ka-OC. Running. This is my Devo 20. Ito yung Devo ko. 20. Dalawang taon to. Kapal eh. Dalawang taon. Ah, hindi. Isang taon lang to. I forgot. Teka lang. Tingnan natin date. Hala, 2011 pa. 2011. Nagpatong ng 2012. 2011-2012, this is my Devo notebook. Tinabi ko pa. And ito yung kasama ko noong buong lockdown. This is my Devo year 2020. Yan siya. May iba kong devotional notes, hindi ko alam kung nasaan. Ayan. So, minsan pangat yung sulat, minsan maganda yung sulat. Ayan, this is my Devo notes. Ayan. So, cute siya. Nabili ko to sa Trinomay. Maganda rin bumili ng notebook doon sa kanilang schools or parang stationery section. Ayan, ayan siya. So, next is sticker. Ay, it is yung, ano to, yung sa gift kit ko pa nabili. When I was in high school, see, napaka, ano na nito, napaka-antik na nito. High school ko pa to. Alam mo yung sa gift kit mo. May mga checkbook siya, parang gano'n, na Hello Kitty. So, dati, sinusulatan ko yung likod nito, binibigay ko sa friend ko, pang wallet nila, parang ganon. Mahilig ako magsulat. I love letters talaga. Kahit, alam mo, kahit sa office, nahirapan ako sa sobrang techie. So, parang more of talagang traditional pa rin ako. Writing eh. This is also my Devo Notes year 2016. Ayan. 2016. Yung 2017 and 2018 ko, hindi ko makita. Hindi siguro ako nag-Devo. Charot. Joke lang. Hindi, ano, I think, naka-iPad ako, no? I had my iPad. Siyempre, kasi nakakabili-bili naman ng ka-iPad, no? Nandun yung mga Devos ko. Pero, yun nga, ngayon yung iPad ko na yun, wala na. So, wala na rin yung mga notes ko doon. So, yun pa rin. Kaya, mas maganda pa rin mag-notebook ka. So, hindi side naman are the notebooks na hindi ko pa nagagamit. Ayan. Actually, marami pa yan. Pero, ito lang muna i-share ko sa inyo. This is my remembrance when we were in Thailand. So, binili ko talaga. Ito yung actually give away ko sa mga office mate ko, friends, pasalubong, ganyan. Pero, nagtira naman ako for myself. Then, of course, tickler. Listahan ng mga umutang. Mga utang. Pautang mo. Yan, pag nagtitinda-tinda. Ito, ano to eh, short, ano ko to, notes about, nabawa, nag-counseling, yan.
Siyempre, I do counseling, parental counseling, marriage, yan. Meron akong short, yan, lessons here. Yan, short lang yan na mabilis nila maunawaan at maintindihan. Ayan, so, ito yung aking ginagamit. Ito, keep calm and write on. Gustong-gusto ko siya. Gustong-gusto ko lang siya tingnan. Pero ayoko siya gamitin. The color apple green. And I have, I think, 250 each yun. Yung ganitong notebook. And I have my pink. Gusto ko pang bumili ng orange. Ayan siya. Ayan yung ano yun. Yung green, di ko nabubuksan. Ito kasi, dapat dito ako magdi-devo this year. Eh, may nagregalo sa akin ng notebook. So, di na lang. Siya medyo madilim pag gabi na or early in the morning. So, di na lang. Ito, mga bigay-bigay lang yan. Sanang utak. Ito, giveaway to sa akin noong umattend ako ng isang women's conference. Ito yung giveaway nila. Parang, pagka dating mo sa conference, bibigyan ka na nito para dito ka mag-notes. Eh, hindi nga ako dyan nag-notes. Meron akong sariling notebook. Okay, so ito, usually, nakalagay yung mga bank book. Yan, passbook. Yan. Tapos, meron ditong, ano yung passbook nung bata pa sila. Yan. Ayan, kay Bianca, kay Abby. Ayan, ito pa si Bianca, no? So, ayan. So, tinago ko lang yung mga pambata. Ayoko bigay sa kanya kasi remembrance yun. Maliit pa sila na. As in kinder, grade 1, grade school yan. And ito is stationery lang. Hello Kitty. Ayan. Notepad na Hello Kitty. Cute siya. Tapos ito mga maliit na ano ba tawag dito? Clipboard yun. Ito, makapal to, pero may nangialam sa table ko. Ginawang scratch paper. So, naubos. Nakakainis. Extra peelers. And ito. Ito yung favorite ko. Ito yun. Parang medyo pricey to, I think. Hindi ko lang maalala kung magkano. Nabili ko siya sa office. Ah? Kalimutan ko na kung saan ko siya nabili. Hindi ito doon. Yan, may lalagyan siya ungol ba? Matagal na to sa akin. Promise. Siguro mga 5 years old na to. More. Pero, hindi ko pa siya ginagamit. Okay? So, this side naman tayo. So, on this side naman are my organizers or planners. Okay? So, ito, tissue to. Lagay ko lang dyan. Wala lang. Ito, this is one of my favorite planner. This is Hello Kitty. Yan. Ang ganda ng ano niya. Yan. Parang stationery. Ganda ng notes niya. Yan. And then, binalik ko na to. Pero na-realize ko, tumba. Ay, nako. Another planner is Hello Kitty rin. Ang ganda. Block naman siya. Yan. With, ano, leopard. Yan. Ang ganda rin ng notes niya. Alam mo, wala akong sulat, no? Pero meron yan. So, yan. Dito kasi ako minsan namomotivate. Alam mo yun, pagising mo sa umaga, kailangan mo magsulat kung anong gagawin mo for the day. Ganun ako eh. Ganun akong tao. Kayo ganun din ba? Ito, Mami's 2012 vlog. So, organizer ko siya 2012 pa. At, look, nakatabi siya. Medyo pricey to. Parang 700 to. Ito lang. Yan, mahilig ako sa mga ganun. Yan. Tapos may mga ano siya din sa dulo, may mga envelopes, yan. Tuntua ako sa mga stickers, naku, tuntua ako sa mga ganyan. Then, this is my, kami gumawa kasi nito, so I use this planner for 2018. Yan, nag-ano ko, parang, meron siyang ano, bullet here. Parang pwede kang mag-journal, yan. Journal din ako sa planner. So, I love writing talaga. Journaling, yan. So, another planner. Ito yung favorite planner ko. This is my planner during the lockdown. So, ayan. Ito siya. Meron akong every year I set goals. Ayan. Setting goals. Then I pray for that. Ayan. Ang ganda niya. Sa ano ko ito nabili? PCBS. Goodness of God.
Meron akong mga post-it here. Ano, ang ganda. Ganda nga talaga. Ayan. Ganyan siya. Sa likod. Ayan. Ganyan. Nagdidikit-dikit ka ng ano. Ayan. Susulat-sulat ka. May, pwede ka mag-color sa kanya. Ayan. I love. Ayan. Nagbubulet ka. Ayan. Journaling. Nako. Ayan. Mga trip ko po. And then, 2021. Ito yung aking ano, sa work to eh. Puro work yan, nakapal. Medyo busy ito. Diba? Tinayo ko na to, tapos tutumba siya ulit. Ang galing ko talaga. Diba? Ito yung aking planner noon. Ay, bakit ako pa bebe? Ito yung planner ko. Noong, matagal na. Noong matagal na. Ay, shucks. Yung mga planner, matagal na ito eh. Tinabi ko lang. Ay, ayan pa. Ito gift sa akin to. Hindi ko maalala kung sino. Basta gift sa akin to. Gold to eh. Yan. Kumupas na siya. Tinabi ko lang dyan. Tapos ito yung aking ano to? Name tag nung third year college na. Sa Aspol side. Parang nag-OGT na pa kami. Or what? So ito. So yun. Sabi ng side. Ito si, diba ang sipag ko. Ito yung Hello Kitty planner din to. Ganda yung love nito yan. May ano pala, may garter. Sorry. Pakita ko lang. 2010 pa talaga. May sticker book pa siya. May nagbigay sa akin ito. Kaya tinabi ko na. I think, nung nag-start pa lang mag, ano si, calligraphy si Bianca, yung aking daughter. Tapos, ito, maganda rin to. Wait, open natin. Ako lang kasi yung ano yun. Ako lang kasi mag-isa. Sariling sikap to eh. Yan. Diba? Maraming mga ano. Ang ganda oh. Yan. Bili ka sa mga ganyan. Grabe. Baliw na baliw ako sa may sticker. Basta may sticker. Ay, Walters. Diba? Parang bata. Nakakatuwa lang. Ito rin. Planner din to. Anong year? Silang year? 2017. Ay, ito pala planner ko noong 2017. Maliit lang. 2014 planner. Imagine mo, nandito pa. Hindi ko siya tinatapon. Kasi pag tinapon mo siya, baka may makita pa ng mga tao yung nagagawa mo sa buhay mo. Ito rin. Ano rin to? Ang ganda rin na planner to. Hello Kitty na block. Ano naman ako, addict ako. I'm a Hello Kitty collector. Pero medyo tinigil ko na rin. Ano lang, paisa-isa, hindi na katulad dati, intentional ako. Konti lang siya. Ah, marami rin. Kaya lang, hindi halata ako. Kasi pag nagsulat, hindi halata eh. Sinulatan ko siya. So, Hello Kitty planner siya. Ito din, Hello Kitty planner. So, diba, binalik ko to. Yan. Cute din to. Ganda yung mga ano niya. Yung gusto ko yung mga pages niya, o kulay. Pagka yung mga puti lang, na parang notebook, naku, hindi mo ako mapagsusulat. High school ko pa to. Alam niyo yung pinag-ipunan mo, makapasok ka lang ng gift gate. Tapos sa gift gate kasi, ang mahal-mahal. Ayan. Ah, pouch lang tong isa. Tapos itong isa. Side. Dalawang side kasi siya. Open natin. Pakita ko sa inyo. Maganda to eh. Kaya lang alam mo yun, ang daming niya ng dust. Diba? Ayan, blue siya. Anong ganda ng notes niya oh. Yung mga nasulat ko na, tinatapon ko na, yung mga tira siguro. Ayan, yun lang naman. Ito naman tayo sa kabilang side. Ayan. So ito, hindi ko na siguro di-detail katulad sa kabila kasi yan, mga collection ko talaga. Ito naman, mga important, ano lang naman. Ito, bigay sa amin to. Ano ito, yung mommy and daddy. Tapos ito, namin nalagay sa luggage pag magta-travel. Ito naman yung aming, yung sa cellphone kapag pupunta sa beach para hindi ka mabasa, ganyan. Tapos ito, teacher's calendar 2010. Tinago ko pa kasi ang ganda niya. May mga, pakita ko sa inyo to. Kahit ito lang. Ayaw niya mabuksan. Ayan. Ayan siya. O. Nasa table ko lang to noon. Tapos may mga, ano, parang motivational yan na nagsasabi na
na nag-encourage sa'yo. Nagsasabi talaga na magturo. Tapos ito, alam mo yung mga ano, mga I do, rise, yan yung mga yan. Yung mga seminars na inatinan namin mag-asawa, couples, and then, or women's and men's. Yan, tinatabi ko lang. And then, I also have notes then for wisdom, words of wisdom lang sa mothers, sa teachers. Yan. So, ito yung mga kay Papa to, lumang wallet na maswerte. Hindi niya pinapatapon kasi talagang, alam yun, minsan may ganong factor. Niniwala ka ba sa swerte? Pero hindi naman syempre. Pero, baka maganda yung pasok ng pera sa wallet niya. Kaya pinatabi niya sa akin. So, di ako nalang nilagay. Then, I have VHS tape. Ayan, Babe. And, ano to isa? 102 Dalmatian. So, ayan, natumba na siya. Problema ko na naman. Wait lang. Ito, mga books lang na recent kong ginagamit. Mga about your spiritual growth, mga kwentong pambata. Meron ako dito, Bible, Kids Bible. Ayan, no? Kasi nagturo ako sa children's ministry. So, I bought this. May mga teaching ako dito for children's. Ayan. At ito yung pinaka favorite ko ngayon. Favorite ko ngayon, no? Ito, ang the Philippine Labor Code. So, every now and then. Usually, nadala ko siya. Nagre-review ka every now and then. Kasi, not all the time naman in your profession, i-consult mo sa legal. Siyempre, kailangan marunong ka rin. Alam mo rin yung batas. So, dito, ito rin yung naging reference ko when I am writing disciplinary handbook. Dito ka magbe-base. So, mahirap. Pero, pag gusto mo naman yung ginagawa mo. The rest, ito guestbook to na hindi namin napasulatan ng wedding. Hindi ko alam kung bakit. Cake books ni Papa. Mga recipe niya. Files ng wedding. Yan. Teaching to. Ganyan lang yan. Ito. I don't know. Ito yung mga medical. Yan. Medical records. Yan. X-ray, interpretation ng laboratory, tinatago ko lang. So, office to, mga awards ko. And, test, ito extra envelope, envelopes and awards. Ayan, ito yung mga hindi pa nagagamit ng mga folders. Ayan. Ang gaganda nga, no? Cute-cute. Diba, ang cute niya. Ayan. Ay. Ayan. Saan ba yun? This one. Ito yung ginagamit ko pag nagta-travel kami. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Lahat passport, lahat tickets nandito lagi. Yan. Ito yung lagi kong dala sa bag ko. So, usually, I have to bring big bags. Ito ang cute din ang envelope na to. Nabili ko to sa Mr. DIY. Cute nyo. Ganyan. Ginamit ko rin siya nung wedding. Tapos, since tapos na naman yung wedding, inalis ko na mga laman. Then, finail ko na. Then, may pamaypay dito. So, yun lang for this layer. So, yun lang naman dito sa first layers. For more of personal ko to. Ito, yung vows namin. Pinrint siya ng wedding. Ayan. Pinago ko siya dito. Ayan. Naka-print siya. Siyempre, para presentable pag binasa. Kasi ako sanay sa cellphone. So, ayan. Tinago din dito sa filing cabinet. So, this is more of sa first year, personal staff ko. Pala sa side na to. Ito, envelope lang yan, mga errands. Pwentusan ko si, yan, mga lalagyan ko lang, organizers. Susan ko si Randy to take, yan, ano, isa ko dyan. May scented candle ako dito. Ito yung mga, hindi na naman ito nagagamit, OR envelopes, extra envelopes. Mga nagamit yan ng wedding, kaya nakaganyan. Tinabi ko na lang kasi pagka may bibigay ka sa inaanak. Pero pangit siya, white plain envelope lang. So, dito na tayo sa second layer. Nagre-reflect ako. So, may nakalagay ditong box yung aking post-it collections. Pero I will do it na lang for separate vlogs. Kasi madami. Mababaliw kayo sa mga post-it ko. May addiction, kind of.
Ito, art craft to na ginagawa namin ni Abby, pero hindi pa namin matapos-tapos kasi napakaliliit ng detail niya. So here naman are all used during my MA days. Yan. Ano to eh, mga Xerox. Alam niyo yung mga teachers magbibigay ng Xerox, magpapabayad. Joke lang. Alam niyo yun, may, give me 10 pesos. Yes. Pero ano yun, handouts niyo. Yung nag-MA ako. Ito, and units of ed. So ito lang, pakita ko lang. Hindi na siya matangkar. Ito yung old notebooks din siya. Ang ganda yun. Yung mga ganun. Hindi ko napapakita, nakakainis naman ito. Siksikan kasi. Yan. So, ito. Ito yung ano. Another being, ano. Yan. Pagiging bata. Yan. So yung ano. Ito yung pala yung ginagawa ko ngayon na hindi ko pa matapos-tapos. Ito yung mga nagawa ko. Saan yung favorite ko dito? Pakita ko lang sa inyo. Sinaloran ko. Nag-start ako nito nung ano yung hospital yung dami ko. Ayan, ang cute nito. Ito, yung mga favorite ko. Ito, ano. So, dalawa to eh. Ito isa. Tapos meron akong drawing book. Mga pinaglumaan ni Abby sa kanya binigay. Tapos, ito. Lang nyo ka ano to. O ano to, mga stationaries and stickers. Siguro I will make a separate vlog to this kasi ito yung mga collections ko ng stickers, stationaries. Para makita nyo. And then, my old notebooks din. Binder siya, pero Hello Kitty. Ang ganda niya. Sira ko na ata. Ito yung mga ano eh. Alam niyo sa church, pagka, nga, nagpipreach yung pastors, ayan yung notes ko noon pa. Ito, nung, ano eh, binigay ata sa akin ito nung cell group namin. Nag-compile. Kami gumawa nung buong cell. Yan. Yung mga letters, yung from pastors. Memories ng mga cell group. Ayan. Naka ano siya? Ang tawag dito? Scrapbook. So, I made this one. Ito yung mga G12 panoon, mga discipleship, and ito yung ngayon, GLC 1, 2. Nasa 4 na ako eh, pero walang book. 1 lang yung nabili kong book. Ayan. So, lahat to, mga Christian books na yan. Side lang na to, ito yung mga ano ko eh, books sa school ngayon, yung methods of teaching, ganyan yun, lahat. So, here naman, ayan, ito yung mga love letters pa namin, mag-asawa nung mag-boyfriend pa lang kami. Ayan, yung sample na card. Tinabi ko pa siya, syempre, sabi ko nga, I am a keeper. February 14, 1997. Uy, kasal na kami nito. Wedding na na. Pa. Ayan. Valentine's Day ito. Ayan. Binigay ko sa kanya to. Tapos ito. Hello Kitty note. I think. Ayan. September 25, 1996. O, diba? Sulat ko sa kanya. Ayan. Ayan. Basahin ko. Ano yan. So, sample lah. So, yan, I'm a keeper. So, lahat ng letters na yan, nandito. At the same time, may mga letters din yung friends, mga anak ko. Ayan, o. Ano ito? Ayan. Yan kay Bianca. Ano naman ito kay Ate Sam. Ayan, iba-iba siya. Marami. Ito galing ko kay friend ko yan. So, lahat ng sulat na binigay niyo sa akin nandito. Kaya, huwag kayong magsawang magsulat. Hindi na siya uso, pero I see love writing love letters. Sabi nga ni, sino yun? Si ano? Si To All The Boys? Si Lana. Ano ang name ni Lana? Si Peter Kavinsky at saka si ano? Larry Jean. Here naman, under the letters, ay isang box to. Hindi ko na siguro bubuksan. Ito yung mga ginagamit pag may birthday. Ayun, yung pambomba. Ayun siya.
siniksik yun. Tapos may ganito pa. Basta ginagamit ito pag may mga crafts. Yan. Pag may birthday, ribbons, gifts. Kung magbabalat ka, ito yung kukunin mo. May birthday, nandito yung mga battery operated na Christmas lights, lights, ayan, blinking lights, ganun. Tsaka ribbons and yung mga happy birthday banner. So, yan. Sa ating second layer. Dito na tayo sa last layer. Ito na lang. Tapos na. Ta-ding! Pictures. Walang kamatayang pictures. Overloaded pictures. Siyempre, hindi ko na ipapakita sa inyo yan. Ayan. Mga album yan. Hindi ko na laman na yan. Ayan, mga album. Tapos, ito yung mga printed photos. Nung, di ba alam niyo yung pag mga dibu, kailangan mong kumuha ng mga picture sa album, hindi mo na maibalik. Yun naman sa kalabi, hindi mo na maibalik. Picture siya. Ito yung ginamit ng wedding, pang ano, pinrint, pero hindi na naman ma-post. So, nandyan lang. Maybe in time, may time ako. Sira na pala yung ano, plastic nito. So, yan. Sisa. Si Abby, grad pics niya. Ito yung debut niya. Yan, ayan. Iba-iba. Ito si Bianca. So, here yung ginamit ng wedding na candle nandito pa. So, yun lang naman. Sa third layer, puro pictures yan. Yung mga, siguro, pag may time, maayos ko siya. Yan lang yung medyo hindi organized. Kasi sobrang, una-una hindi na uso ang album ngayon. Pangalawa, kung bibili naman ako ng another album for all the pictures na hindi pa nakalagay sa album, nakapagod. So, yun, tapos na naman natin ang another video at I hope you like it. May natutunan kayo as mas nakilala niyo pa how I am keeper I am and at the same time yung pagiging OC ko talaga. Talaga mahilig ako mag-organize, mahilig ako magsalansan, mahilig ako magpatas ng mga bagay-bagay, mahilig ako maglinis. Talaga pag ako naglinis ng table, talagang lahat yan, pati sulok-sulukan, pati ilalim, kukuskusin ko yan. Hindi ako pwede nung punas-punas lang. So, yun isa sa mga habit ko lang. At I love doing that, especially pag may time ka, syempre may work ka pa rin naman. At the same time, marami ka pa rin ginagawa sa buhay. Pero, you really have to prioritize yung mag-organize kasi part yun ng discipline eh. And makikita rin ng mga anak mo, di ba? Sila rin gagaya. Kaya mga anak ko, ganun din. Kasi nakita nila na kung paano nga ako mag-ayos. Or ayoko nung mga kalat-kalat, masakit sa mata, magulo, yan. Medyo mait ulo ko yan. Bawa may meeting ako dito sa bahay or I had a Zoom meeting or whatever, before the Zoom meeting, naglilinis muna ako yan. Ganon talaga. Kasi parang hindi natakbo yung utak mo. Or kahit nung college ako, bago ako mag-review, pag exam days, naglilinis muna ako yan. So, napakahalaga. So, ayun. So, sabi ko nga, mas nakilala niyo ako kung paano ako maabubot. Pero maayos naman. Tsaka importante naman lahat talaga ng bagay na nandito. At yun, kung kailangan nyo na maglilinis, mag-organize, nandito lang ako, tawagin nyo ako, tutulungan ko kayo. So, more tips pa sa mga hindi ko binuksan, like yung aking post-it. I will make another blog for all my post-its kasi isang box po siya, ang dami talaga. Addiction. Joke lang. Medyo mahilig din po ako palit ng post-it. Ball pens, pens, color pens, and etc. So, siguro I'll make another blog. Ayan. So, once again, thank you for watching Shandy Vlogs. Hindi pa po nakapag-subscribe, please do like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. Ang init, sorry. Ayan, thank you for watching po. Always be a blessing, inspiration to everyone. Keep on smiling, keep on loving, because life is beautiful. God bless you all!